Tensyonado naman po ang pag-aresto sa isang tulak umano ng droga sa Caloocan City. Ang suspect dating pinalaya ni QCRTC Prosecutor Rogelio Velasco bago ito inambush noong pong isang taon. Laging una ka sa balita ni Cesar Apolinario, exclusive. Natunugan ng pulisya na nagtatago umano sa tinutuloy ang apartment unit sa isang subdivision sa Caloocan City ang 26 anyos na suspect na si Miguel Luis Claudio, number 1 sa listahan ng mga personalidad na sangkot sa droga sa lugar, si Claudio. Pero kahit sinabi na ang pakay at ipinakita ang warrant of arrest para sa kasong droga, nakipagtalo pa ang babaeng kaanak ni Claudio at kinwestiyon ang operasyon ng pulisya. Sipahin nyo! Wag, bubuksan yan. Idadamay ko kayo pagka hindi nyo binuksan to. Buksan nyo na. Warrant to para sa Quezon City. Sakalang binuksan ang pinto, nung unay ayaw pang paareso ni Claudio at tinangkang lumabas ng unit. Pero ba, para maayos natin, maayos. Maayos to, tutulungan ka namin. Pero kahit binasaan na ng Miranda rights at muli ipinakita ang arrest warrant, nagmatigas pa rin ang suspect. Nahimasmasan lang ang suspect nang makiusap na sa kanya ang mga kaanak. Sabi po kasi yan eh, tawag dito, linkage sa section 5. Giit ng hepe ng SDEU, sila mismo ang nakahuli kay Claudio kasama ang umano'y live-in partner niyang si Miles Ann Salamatin Marso nung nakarang taon kung saan nasabat ang 5 sachet ng shabu pero kapwa sila nakalaya. Kinwestiyon ito ng PNP at dapat ay no bail daw. Pero nang pumanaw si QCRTC Prosecutor Rogelio Velasco nung isang taon matapos siyang ma-ambush sa Barangay Holy Spirit, muling ni-review ang kasong pagtutulak ng dalawa ng bagong upong City Prosecutor. Kaya naibalik sa no bail ang kaso nila na may kaugnayan sa droga na nakasaad pa sa warrant of arrest na inihain kay Claudio. Makita natin na talaga pag yung tao involved sa droga, halos wala nang takot eh. Dahil yan ay yung source ng kanilang pinagkakitaan at maraming natutuwa na kanyang mga kapitbahay dahil nahuli ito. Naihain na rin ng pulisya ang parehong warrant of arrest kay Salamatin. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.